mga kabasyong, welcome sa aking YouTube channel. Magpapalit ako ngayong ng advancer dito sa video na to. Ipapalit ako, tuturuan ko kayo paano magpalit ng vacuum advancer para sa mga 2E engine. Ayan. So ito yung mga kabasyong, ito yung tinutuhoy ko. Ayan. So ito yung papalitan ko dito para mag-okay na ulit. Kasi ang si Thomas na ito, pagsira itong advancer nyo, pumuputok-putok yung tambutso nyo. So, sa akin, na-experience ko yun. Sinir ko yung video na yun. So, ang gumagana na lang ay itong maliit. Ito. So, ang ginawa ko muna, pansamantala, pinagpalit ko lang. Pwede naman yun. So, nasubuhan ko siya. Yun yung itinakbo ko ng 140. 140 mga kabasyong yun, ha. Yung video na yun. Pero ang vacuum ko is, yung maliit, siya yung naalagay sa manifold. So, ang proseso ng pagpalit ng ating advancer is nilagay ko na yung 2E na timing para sa ating ano. So papakita ko yung 2E nasa taas yan. Kasi bakit itinatiming ko na siya para salpak na lang, wala na akong ibang gagalawin mo kaya. Tapos yung timing, ito yung latch na yan, yung buhit. Yan yung katabi dito sa baba. Yan. Yung gatla na yun, katutok yun sa 10 degree. Kaya ako kabasyo. Medyo mahirap lang makita. Naka 10 degree siya. Makita natin. Yan. Ito yung latch. Yan. Tapos nasa 10. Tapat nyo yung uka na yun, yung sa uka ng crankshaft pulley. Tapos yung 2E nasa taas, tapat naman nito dito. Ito na lang gawin yung base ito, kung hindi nyo masilip yung butas dyan sa ano yan. Yung butas yan, 2E yan. O yan, 2E yan mga kabasyo. Tapos tapat na yan. Tapos, yun nga, nakatutok na yun doon sa 10 degree. So, sunod, mga kabasyo. So, dito, okay, malilit ko dito. Kaya mas maganda talaga yung saktuhan na yung high tension wire nyo. Tingnan nyo. Hindi ko naman pagpapalit yan kasi one. Sabagay kung memorize nyo naman. Or katulad sa akin. Alam ko na kung saan yun nakalagay dahil hindi, pag nilagay ko siya sa ibang terminal dito sa cup is malayo na or hindi na siya abot bitin. Kung mapagpalit ko sobra ganun. Ito kasi saktuhan kaya maganda. So ayan mga kabasyong, tatanggalin ko itong tatlong bolt na ito. Tanggalin muna natin itong tatlong ito. Mga tatlo yan, nandito yung isa sa likod. 1, 2, 3. So yun mga kabasyong, natanggal ko na yung tatlong bolt natin. Ayan. Tapos matatanggal na rin ito. Ayan. So ito yung distributor cap. Ayan.
Lagay muna natin itong rotor. Tapos ito, cover niya. Ayan, tayo nyo, nakaano lang siya na electrical tape. Ito ko sa inyo, nakatapat yung ano. Ayan, pick up coil, tsaka yung cam loop. At cam loop, yung distributor loop. So yan yung 10 degree na sinasabi ko. Timing yan for the firing. Ito sa ating yan. So ang So yan mga kabasyong, natanggal ko na. So tignan niyo yung position. Ito parehas Nico brand ito, mga kabasyong. Nico brand ito, Nico brand din ito. Nagamit ko to for ano? For how many mag-isang taon din siguro. Kasi makalimutan ko na. Mas mahaba yung ano niya, oh, kita niyo. Yan. Pero parehas yan Nico brand. Malaki nga siya na konti eh. Ayan, nakita nyo. Pagtapating ko ah. Tapos, nakita nyo ito. Ito, tsaka ito, nagtapat no. Ito, tsaka ito. Ito, hindi. Diba? Ang gagawin natin, dahan-dahan natin po. Pipihitin ito ha. Pero huwag biglain. Dahan-dahan lang. Ngayon, ito, magtatapat ngayon yan doon sa butas. So, yan yung sinasabi nung iba, hindi daw magka, ano, hindi daw magka parehas ng butas dito sa, yan. Magkaparehas yan kabasyong, ang hindi lang ito, nalilito lang sila dito na pwede palang pihitin yan. Pero dahan-dahan lang ha, wag yung bibiglain. Yan. So, magaganyan yan. Hahanapin nyo lang to. Actually, ito, tignan nyo, nasa likod. Pwede din natin siyang ilagay doon sa likod. Ayan, oh, kita nyo? Nasa likod siya, diba? So, ganun lang yung gagawin natin pag hindi nagtapat. Yan. Yan. So, pag nilagay na natin yan, ganyan yan. Aharap. Napipihit yan. Tapos, te-testingin natin kung okay. Siyempre, hihit natin eh. Ihigupin ko mga kabasyong ha. Hindi naman ano ta. Ito, bago. Ihigupin ko mga kabasyong. Ayan ha. Kita nyo? Gumagalaw. Mahina lang yung higup ko kasi. Yun. Tapos ito sa isa. Yan. So gumagalaw. So ito mga kabasyong, tignan nyo, ito yung dati. Yan. Ito order ko from Shopee. Worth 700 plus. Ito order ko sa automotive supply dito sa amin sa Pangasinan. Ayan o. Igupin ko ha. Igupin ko. Wala. Wala akong maigup. True and true. Ito naman. Oh, meron siya mga kabasyong. Ito lang yung gumagana. So, pwede pa ito. Tatabi ko lang kapag emergency nasira yun. Parehas. Okay ito. So,
So, ngayon, kakabit ko na siya mga kabasyong. Medyo limited lang yung space sa atin kasi ayoko na siyang baklasin pala. Dahil magpit yung pagkakaano ko nung silan. So, ipoposition ko na lang. Papakita ko na lang sa inyo. Yan. So, ipapasok lang ito dito sa may butas niya. Yan. Tapos, ibaba natin yung pickup coil para masabit. Yan. Tapos, bago natin lagyan ng tornilyo, gupin muna natin. Pasensya na malikot, kailangan talaga eh. Ayan. Tingnan nyo yung ano ah, hihigupin ko ah. Ito yung hose. Higupin ko. Kaya. So nag-advance. Doon sa manifold na port. Ito naman yung supported. So, same din. Parehas. So, napapansin nyo gumagalaw kasi may space yan. Ito. Ito mga kabasyong. Hindi naman kasi ito truly na nakasalpak doon sa ano. May space siya konti. Kumbaga pag pinasok mo sa ano ng ating tawag to. Pickup coil. May space siya ng konti. Yan. Yan pag pinasok mo dyan. Ganyan. Yan. So, diba? Pag pinasok. So, nagagalaw-galaw yan. Kaya siya nagagalaw-galaw. So, yan. So, isiset ko na siya. So, yan na yung ano niya. Ilalagay ko. Tapos yung tornilyo. Pahihigpitan ko na. Sa likod, yung tinuro ko kanina, yun na yun. Tornilyo niya. Dito. Pasensya na talaga, talagang malikot. Kailangan kasi So ito yung tornilyo niya kabasyo. So ayan mga kabasyo, nailagay ko na yung tornilyo. Swak na swak. Ayan ah. Kita nyo. Nico brand. Ayan. Nico brand dito. Ayan yung tornilyo nyo. Pasok na pasok. Hindi ko na tinanggal tong distributor ah. Pinakita ko na sa inyo kasi mahigpit yung pagkakaano ko ng ano eh. Kaya ayoko nang mag-resealant dito ulit. Bubuksan ko pa yung ano. Cylinder head cover. Tapos paluluwagan yun. Tapos lalagyan. Re-resealant ko na naman. Re-resealant ko ulit itong ano. Cylinder head. So, jahe. So, ito, tinuturo ko sa inyo, shortcut na. Mga kabasyong, shortcut na yan. Wala nang tanggalan ng ng distributor sa mismong kinalalagyan nito. Itong distributor assembly. Nakakabit na lang siya dyan. Ang aking ginalaw ko na lang is yung advancer. Yun lang. Nico brand, swak na swak. Yun lang yung gawin nyo. Napipihit ito mga kabasyong, napipihit. Napipihit ito. Pero dahan-dahan. Huwag bibiglain. So, ipapakita ko ulit na pwede. Tignan nyo ah. Abitan ko ulit ng vacuum hose. Igupin ko ulit. Pero huwag, malala, huwag na huwag nyo masyadong pihitin. Or ikutin nyo na 360. Masisira. Ayan ah. Sa baba, yung ating ported. Tingnan nyo yung, ano ah, pickup coil. Ah. So, yun. Okay na.
So, itetesting ko siya. Ibabalik ko lang lahat yung mga parts na tinanggal ko. So, ito mga kabase, yung babalik ko na. Rotor. DIY dyan kasi walang spring. Pwede siguro lagyan lang ng ano. Pero hindi ko pa nasubukan yan. Ang tanging naputol ko lang noon ito. Ito. Ayan, napalitan ko na. Kaya huwag yung kusa sa pag ano nyo, nakaganyan lang. Huwag yung itatawag na gano'n. Nakapatong sa ganyan. Mababali. May experience yung experience ko. May, although may DIY, pero huwag na natin pahantungin sa gano'n. Diba mga kabasyo? Ingat-ingat na lang tayo. So, ayan. Kabit ko na. Ayan. Tapos ang ating so, tatlo yan. So, yan mga kabas, yung itetesting na natin yung ating ginawa. Kung nag-a-advance ba o hindi. So, check natin siya mamaya by using the timing light. Ayan. So, itetesting na natin. Early morning start to mga kabas, ha? So, titignan ko naman ngayon yung timing niya. Nag-a-advance pa. Pwede natin makita kaagad kasi hindi naman tayo naka tawag to. Hindi tayo naka bimetal. So, pwede natin siya makita agad. Ayan. Sa number 1 yung nakalagay. High tension wire, positive, negative. Yun. Check natin dito. Okay. Ayos mga kabasyong, nag-advance. Yan, nakita niyo yung linya. Yung 10 natin, nandito banda sa may bandang gitna ng ating timing bell cover. Pero na ngayon, nasa ano na siya. O, tama, nasa gitna. Yan, nakikita nyo. Pero yung 10 degree natin, mga kabasyong, is nandito nga part. Dito. So, nag-advance siya ng tingnan natin maigi. 5 tip. So, nasa mga 18. 18 mga kabasyong. Not like yung dati kasi, nag-advance siya, ano lang. 5, 8, yung nabili ko na brand na yun. So, ito yung Nico brand. So, i-update ko kayo sa susunod na ano nito mga kabasyong. Kung, ano na, kung maganda ba talaga yung Nico brand. So, ayan yung Nico brand. Nag-advance siya ng 18. So, ayan yung takbo ng aking makina. So far, tayimik. 18 siya. I-update ko kayo kung ano yung ano maging resulta ng Nico brand. Sana tumagal kahit mga isang taon ganun. Replaceable naman talaga yung mga yun. Wala tayong magagawa. Mga kabasyo. Yan yung mga parts na dapat natin minimaintain, natitignan para maging fuel efficient ang ating sasakyan. Mga kabasyo. So, yan. Ay, paita ko rin pala sa inyo mga kabasyo kung ano paparahan ko muna or anuan ko muna yung ating manifold vacuum kung gumaralgal yung takbo niya.
So ayun yung 10 degree. Nakita nyo? Nasa baba. Diba kanina nasa gitna? Ayan, ayan. Yun, kung nakikita nyo yun, ayan, yung kuka na yun. Sa may crankshaft. Sa mga nakakaalam, ayan. Ngayon malalaman nyo na na ganyan yung reading niya doon sa ating advancer. Ngayon, ayan ah. So, nakatanggal yung ano yan. Nasa baba siya, nasa baba. So, pasok siya sa 10. Pumapataklas siya sa 10. So, babalik ko yung manifold. Pakyok. Karagal yung makina ko. Karagal siya. Yun o. Tumining. Gumanda. So, hindi natin ulit. Ayun. Nag-advance, di ba mga basyo? Nasa baba yan kanina. So, ang laki ng in-advance niya. Nasa 20 na ngayon siya, 18 to 20. So, maganda. So, yun lang mga kabasyong. Maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe, like, and follow my Facebook page na rin, mga kabasyong. And para mas marami pang matuto na mag-DIY, pakishare na rin po ang aking mga video para marami tayong matulungan, hindi lang tayo. Para hindi natin sarili na i-share natin na i-share. So yun lang mga kabasyong, maraming salamat sa panonood sa aking YouTube channel. God bless!